guys! Welcome na lang sa another video dito sa Chicks Me. So, ngayon na ako magpa-proper intro kasi kagagaling ko lang guys sa surprise birthday party ni Ate Rema. Okay, share kay Ate Rema. Si Ate Rema is actually the owner of Ilan. 2 years ago, dun ako nagpa-powder brow. Basta yung parang tattoo, ayan. So, ito na siya after 2 years. Yung mga OG fan natin dyan na naalala pa, kasama pa natin nun si Mabsi. Oh my God, like... good old days. 2018 noon, nung nagpagawa ako, and look, they're still on fleek. Kasi marami din sa akin nagtatanong, ano yun, secret mo for the Kilay Ghost? Ilan lang yan. As well, today, nagpa-lash lift tayo. Pero, ulitin ata ito para mas malalo pa siyang ma-lift. But, ayah, parang nga pala sa ating bling-bling. So, anyhow, si Ate Rema, naging close ko rin sila aside sa palagi nandun ako nun sa Ilan. Nagpapagawa ng lashes, nagpapagawa ng eyebrows, and syempre yung company na rin ni na Tahila, yung kapatid niya. Naging close din ako sa kanila aside from Ilan kasi yun mom ko, Christian siya, and palagi siya din dun sa powerhouse kung saan nagpipreach yung asawa ni Ate Rema na si Kuya dyan. Long story short guys, family friend na talaga namin si Ate Rema, and today, punta ako sa Ilan, and then ayun nga, nalaman ko na may surprise birthday party sa kanila, kaya lahat kami mapapansin ninyo dun sa footage na susunod dito is lahat na kami talaga naka-white, and wala lang, but kasi hindi talaga yun yung vlog doon, snip lang ng mga ating sa mga gathering kung ano nangyari dun sa birthday party. Pero, gusto ko lang talaga mention, wow, like, parang almost may iyak ako. Legit, guys. And, kaso bawal pa tayo umiyak kasi nga kakapakera lift pa lang natin. Babagsak yan. Wala pang 12 to 24 hours kasi talaga yun. Bawal mo siya mabasa. But, anyhow, nakakatouch. Sobrang mag-effort. Sobrang, basta makikita nyo, guys. Basta panoorin nyo na lang guys. Ayoko maging dramatic dito. But yeah, okay, let's just watch kung ano man nangyari dun sa surprise birthday party. Artist ko dyan, no? Yes. Oh. Ay! Oh, mga Ilan! Kain na tayo, guys. So, yan. Kakain na po kami, guys.
Hi daw. Vlogger din. Soon, sige lang. Ang gaganda naman nila. Yun talaga, grabe. Well, ito kasi, parang mag-explain na lang tayo sa bahay. Kung anong ginagawa natin dito. But anyhow, shout out sa bling-bling nating mata. Ilagyan tayo ni Sean. And for our hair. Wait, may pag-game pa nga rin. Nagmadamay ako. Pero may one way daw, right? Alright. Now, our game is. Ito na guys. Knock it out. Ay, okay. So familiar na kayo dito, alam parang charade. Siya po yung unang pag-receive. Knock it out. Ipapasok sa inyo ang knock it out. Go, 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 go. Okay. Ito na guys, ito na. So lalaro na kami. Teacher. Ano huwag magsasalita. Wala mo na magsasalita. Ano yan? Hanggang sa dulo, wala magsasalita. Sabihin ko, baka ngayon. Bawal na ilumingon ulit kapag nai-relay na yung action. Laro ngayon ko lang nag-get noon, in-explain nila. Ay, hindi ka manalo! Yeah! Hindi lang! Isa lang pala na! Yeah! May 1K kami, guys! Yan! More, 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 more! Meanwhile... Naman! Pakita sa madla! Pamata-mata na! Later. Kahit papano, oh. Oh, 68. Pag binavlog ko, wala akong naano, guys. So, yun nga, guys. Nakita ninyo yung mga footage. Actually, na-late kasi yun. Normally, mga 5 pa lang, nandun na kami sa venue. Kaso, may mga walk-in client pa dun sa ilan kasi dun kami talaga tumambay. And, ang nangyari nga, medyo na-delay. And then, sabi ko, may live stream pa kasi ako since nagloko yung Converge. Baka uwi na lang ako. Eh, kaso they really pushed me na, Ali, nandito ka naman na, naka-outfit ka na rin. You might as well just go to the party. And natutupa pa si Ate Rema. Sabi ko, oo nga naman, sa bagay. Pumunta kami doon and ayun na nga, yun yung mga nangyari. Sobrang saya ko. Like, legit guys, pag sila yung kasama ko, kahit nasa ilan lang kami, nun sa salon na nga nila, sobrang napapasaya nila. Ako, I don't know why, they're so positive. And diba sabi nila, if ever you're down, just surround yourself with positive people. Ayun, siguro dahil sobrang ano rin sila, maka-Diyos din sila that I feel so safe around them. And every Thursday, yun, nag-fellowship.
And I don't know. Talagang, ah, sige na nga. So, nakita ko nga yung guys, yun si Kuya Jan, Pastor Jan actually siya. Someday, sana may mag-surprise din sa akin sa birthday ko or kahit anong occasion. Kasi ako yung tao kasi na parang sa akin mas mahalaga yung effort even though it's just homemade or parang nag-effort ka lang na hindi talaga material. Kasi yun ba yun? Yun parang mas gusto ko nag-e-effort na tao na makita ko kunyari nagluto lang, ganun, compare na pupunta tayo sa fancy restaurant. Parang mas na-appreciate ko yung... Then yun, nakita ko kasi si Kuya Jan talaga yung mukha niya, excitement na parang sobrang saya niya na na-surprise niya yung asawa niya, at sobrang na, huh, grabe, ayun nga. But anyhow guys, I hope na na-enjoy nyo yun short vlog natin for today. As I told you, yung mga vlogs natin is talaga kung ano yung mga nangyayari sa life natin ngayon. And I'm really trying my best to reach out with the cool kids. Pero at the moment talaga, focus sila dahil left and right talaga yung mga tournament nila. And as for now, wala rin dito sina Charles na, sina Mitch. Last 2 weeks ata, umalis na sila dito. So I'm all alone again in this house. Well, nandito naman si Ate Eva and my dogs, of course. Sila na lang talaga yung parang, huh, the reason why I wake up every morning. Pero sila yung nagmo-motivate sa akin. So, yun yung mga vlogs ko. But if you have any requests that I can do without the cool kids muna o mga interview, ganon, just comment down below as usual, guys. And I will see you in my next vlog. Peace! Kisa na lulong may sa kwarto para bang wala.